Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, August 8. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 17, 14 to 20. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari, Shrine of Mary and Tire of Knots, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. May nagtanong ng mga disipulo kay Jesus kasi may bata na may epilepsy, dinala sa Panginoon, hindi kaya ng mga apostoles niya ay pagalingin yung bata, kaya dinala sa Panginoon. Pinagaling ni Jesus. So, itong tanong ng mga disipulo. Why couldn't we drive out the spirit? Jesus said to them, because you have little faith. I say to you, if only you had faith the size of a mustard seed, you could tell that mountain to move from here to there and the mountain would obey. Nothing would be impossible for you. Kung may pananampalataya. It's not about power, it's about faith. It's not about power, it's about yung tiwala. Yun ang gumagawa ng himala sa pananampalataya na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa kakayahan ng Diyos, sa plano ng Diyos. Hindi yung superpower na hinihingi sa Panginoon at ako ay ma-empower, is my trusting His power. Ang pananampalataya ay basically patungkol sa pagtitiwala. Yung tiwala na talagang minahal kita at alam ko na ang gagawin mo is the best for me. Yung tiwala na hindi mo ako pababayaan. Yung tiwala na yan ay susi sa mga himala. Kasi ang ginagawa ng tiwala na yan ay nagbibigay sa Panginoon ng pahintulot na gumalaw sa buhay natin. As I always said, napakaraming blessings ng gusto ng Diyos ibigay sa ating. Ang problema, minsan hindi tayo bukas sa pagtanggap. It's not na ayaw niyang ibigay. Yung problema madalas, hindi tayo bukas sa pagtanggap. True faith ay yung pagiging bukas at pagbibigay ng buong pahintulot sa Diyos na gagawin niya sa buhay natin ang kanyang plano. And you will be surprised. The moment na pinahintulutan mo ang Diyos na, Lord, you are welcome and hindi ko magre-resist ang plano mo, aapaw ang blessing. Kasi iyon exactly ang kanyang plano, na maging ganap ang buhay mo, na maging masaya ng lubos ang iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punuin natin ang good news sa social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.